my best even though. Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang maliit na channel na Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated kayong lahat sa mga ibabahagi ko pang mga bagong impormasyon mula Japan hanggang sa buong mundo. Maraming salamat po. So guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling na naman sa ating isang subscriber. Pero para sa kanyang privacy, wag na po nating sabihin kung sino po sila. So narito po ang kanyang katanungan. Madam, paano malalaman kung mahal ka pa ng isang babae? Para kasing hindi na ako mahal ng aking kinakasama sa mga pinapakita niyang pag-uugali sa akin. Sana po matugunan. Maraming salamat. So guys, yan po ang katanungan ng ating isang subscriber na kung paano ba daw malalaman kung mahal pa ba siya o mahal ba siya ng isang babae. So, narito po ang aking pagsaliksik. Pero paalala lang po, ang mga ibibigay ko sa inyo ay hindi po 100% na mai-apply sa lahat ng mga kababaihan. Ngunit dito sa aking mga nasaliksik ay ito po ay mga sinyales na kapag ang babae ay mahal ka pa. At ako na rin ang nagpapatunay kung paano rin akong magmahal sa isang lalaki ay nakapasok po lahat dito. So, yun po, no? So, ayon sa aking nahagilap na impormasyon, kasama na ako doon, ang aking karanasan, kung mahal ka ng isang babae ay ang mga sumusunod. Number one, siya ay nagpapakita ng interest. Mahal ka ng isang babae kapag siya ay nakikinig sa iyong mga kwento, kahit ito'y hindi katawa-tawa at nagbibigay nagsuporta sa iyong pangangailangan at pangarap. Ito'y nagpapahiwatig lamang na interesado siya sa iyong buhay dahil mahal ka niya. So yan po ang number one guys kapag nagpapakita ng interest ang isang babae sa isang lalaki. No, na kahit nagkukwento siya ng hindi katawa-tawa, ngunit ay masaya po siya. Kaya isa rin po yan kasi kung hindi ka mahal, hindi ka walang interest sa iyo ang isang babae. Tapos hindi pa katawa-tawa ang iyong kinukuwento. Aalisan po kayo. Aalisan po tayo ng isang babae. So isa po yan ha na senyales. So yan ang number one. Number two naman, siya ay nagbibigay ng oras at atensyon. Kapag mahal ka ng babae, bibigyan ka niya ng oras at atensyon kahit busy siya sa trabaho o iba pang responsibilidad. So, ang ibig sabihin, hindi naman po sinasabing lahat na lang na oras niya o panahon, ngunit bibigyan ka niya ng kahit katiting na oras kapag mahal ka ng isang babae at ang kanyang atensyon. So, yan po ay isang sinyales na mahal ka ng isang babae. Importante pa ka para sa kanya dahil binibigyan kanya ng oras, no, na halimbawa tatawag ka sa kanya, sinasagot niya na kahit ano pa siya kabisi, halimbawa pupunta siya sa toilet para lang sagutin yung hindi niya nasagot na telepono nang galing sa iyo o text ba yan o messages ba yan, pupunta yan sa lugar na habang nagtatrabaho siya na para lang masagot po tayo. Ibig sabihin, importante ka para sa kanya. Yan, isa po yung senyales. Pero kapag tinawagan mo, wala nang sagot, buong mag-araw, ilang oras, isamantalang pwede naman pumunta ng toilet, umihi ang isang babae, makikita at makikita niya yung cellphone niya. So, ang ibig sabihin, hindi po tayo importante kapag hindi tayo binigyan ng kahit kaunting oras o attention man lang. So, yan po yung number two na bibigyan ka ng oras at atensyon ng babae kapag mahal ka. Number three, pagtanggap at pagpapatawad.
Mahal ka ng babae kapag tinanggap niya ang iyong kahinaan at pagkakamali. Ang pagbibigay ng pagpapatawad at pagkakataon para sa pagbabago ay tanda ng pagmamahal. Yan, tandaan po natin guys, na kapag nagpatawad ang isang babae, kahit ilang beses pinapatawad tayo, isa po yung senyales na mahal po tayo ng isang babae. Lalo na pang-isa, pangalawa, pangatlo, pinapatawad tayo pabalik-balik. Huwag nyo nang iwanan po yung ganyang babae o asawa ninyo, kasintahan ninyo. Dahil talagang mahal po tayo niyan. Yan po yung number 3. At ang number 4 naman, pagpapakita ng respeto. Kapag ang babae ay nagpapakita ng respeto sa iyo bilang isang tao, asawa, kasintahan, ito ay isang malaking senyales ng pagmamahal. So yan po yung number 4, pagpapakita ng respeto. At ang number 5 naman, regular na pagpapahayag ng pagmamahal. Ang mga simpleng bagay tulad ng mga matamis na salita, mga yakap at mga halik ay maaring sinyalis ng pagmamahal. So yan po yung tinatawag na nagpapahayag ng pagmamahal sa paraan ng halik, sa pagsabi ng I love you o mga yakap. So isa po yung tanda ng pagmamahal. Dahil kapag ang babae ay hindi niya gusto, hindi niya mahal ang isang lalaki, never niyang yakapin yan. Never niyang bigyan ng I love you. No? So, tandaan natin na isa rin itong senyales na mahal o mahal pa tayo ng isang babae o kinakasama ba natin, asawa man natin, kasintahan man natin. So, yan po yung number 5. At ang number 6 naman, ang patuloy na pagpapakita ng mga senyales ng pagmamahal sa pamamagitan ng mga kilos at salita sa loob ng mahabang panahon ay nagpapatunay na tunay na nagmamahal ang isang babae. So yun po ang ibig sabihin niya, na sa haba ng panahon ninyo at nagpapakita siya ng mga magandang kilos, salita, no, yan po ay isang senyales na talagang tunay na nagmamahal ang isang babae. Yan po ang number 6. At ang number 7 naman natin, pagpapakita ng malasakit. Pinapakita ng isang babae ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pag-alaga sa iyo, ng oras ng iyong pangangailangan o kahirapan. Halimbawa po, nagkasakit tayo, aalagaan po tayo ng mabuti. Dahil kapag wala nang gusto ang ating partner, asawa man yan, kasintahan, bahala ka sa buhay mo. Hindi kanila papansinin. Ngunit kapag mahal ka ng isang babae, aalagaan ka habang buhay. Kahit nakalubog ka na sa isang bed dyan, talagang aalagaan ka talaga. Yun po ay nagpapatunay lamang na minamahal ka ng isang babae. So yan po ang number 7, no? Pagpapakita ng malasakit. At ang panglas naman natin, yung ipinagmamalaki ka niya sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kaibigan. Kapag mahal ka ng isang babae, no, asawa mo man siya o kasintahan, kapag ipinagmamalaki ka niya, lalo na sa kanyang pamilya o kaibigan, ito'y nagpapahiwatig na mahal ka talaga ng isang babae o yung partner mo, asawa mo. Dahil, alam nyo guys, kapag hindi ka mahal o hindi ka na mahal, dati mahal ka, ngayon hindi ka na mahal, no? Hindi ka ipagyayabang, hindi kanya ipagmamalaki, kundi sisiraan ka pa sa pamilya. Meron po, marami pong ganon na kapag nag-aaway na kayong mag-asawa, sisiraan ka na sa mga magulang, no? Wala pong personalan dito, no? Pero marami po akong kakilala dito sa Japan na kapag ayaw na nila ang kanilang partner, pati na rin po ang mga magulang noon, mga kapatid, ayaw nang kausapin, hindi na talaga, basta wala nang ano, yun po, bakit kaya, yun ang tanong ko eh, napakalaking tanong talaga yun, bakit kaya nadadamay yung ano, nadadamay yung mga magulang. Alam nyo ba guys, yung mister ko ay ng babae, pero hindi ko po dinamay ang kanyang mga magulang, mahal ko pa rin yung mga magulang niya, no, kahit hindi na kami nag-aayos ng aking partner.
So, wag po nating gayahin yung ganun na paggalit ka na sa asawa mo, galit ka na rin sa kanyang mga magulang. Wag po naman ganun. So, yan po yung isang matasabi mo na pagmamahal dahil ipagmamalaki ka niya. Kaya nga minsan guys, di ba, malalaman mo natin na lang na sa mga kaibigan ng asawa, uy, ganito ka raw, ang galing mo raw mag-soccer, ang galing mo daw mag-basketball. So, ibig sabihin, ipinagmamalaki ka ng isang babae dahil may interest sa'yo. At yun ay pangmamahal na rin. Pero kung puro na lang ang sinasabi is negative ang mga sinasabi, yung mga walang kabuluhan ang pinagsasabi na sinasabi sa asawa, ang asawa ko tamad, ang asawa ko ganun. Never po yung ginagawa pagmahal ng isang babae ang kanyang asawang lalaki. So, ayan po guys, sana nakita mo ang videong ito at nasagot ko ang iyong katanungan. At huwag ka po sana o huwag po kayong sanang magsawang tumangkilik sa aking maliit na channel. Maraming salamat sa araw na ito.